ano guys, day 9 po ng ating construction project. At ayan po, nakalatag na po yung mga bakal natin, yung mga para sa poste, tsaka yung para sa mga tie beam natin, andito na rin, nakalagay na rin, no? So ito yung mga tie beam natin, so tatlo po yan. Then meron din tayong tie beam dito sa gilid, so bali 6 po yung poste natin, 6 na 200 by 400 ang sukat ng ating poste. And then yung ating mga footing is 1 meter by 1 meter. Ang kapal po ng ating buhos ng semento is around 500 mm. So ayan na guys, as you can see. So ito guys yung tong part na to. Ito yung aming ito yung septic tank na existing. Kaya lang since tatamaan siya ng ating tie beam tsaka yung pinaka footing nung isang column dito sa pinaka corner. So kinailangan naming sirain yung existing na septic tank, and then pero ililipat na lang namin yan doon sa may bandang harapan para mas accessible siya in the future. So para mas madali na para sa kanila kasi mas malapit na yung access. And tsaka syempre para medyo malakihan na rin namin kasi ito, kung nakikita nyo, halos siguro mga 1 meter lang yung laki nung yung lapad nung ating septic tank. So the reason guys kaya natin binago yung septic tank, yun nga, una is because tatamaan nga siya ng tie beam. And yung second reason is syempre dalawa kasi yung magiging CR natin. Magkakaroon tayo ng isa pang additional CR sa taas. So dalawang CR na yung isa-serve ng ating septic tank. So kung dito pa rin tayo magre-rely sa ganitong size, medyo maliit na siya, 'di ba? So hindi na siya madali nang mapupuno. Pero yun nga, yung gagawin natin dito later on kapag tapos na sila maghukay dito, hukay naman nila yung para sa septic tank, pero medyo lalakihan na natin yung size para ma-accommodate niya yung dalawang toilet. Ayan guys, galing ako dito sa ulit sa admin office para kumuha ng gate pass, at nagpa-deliver ako ng additional na bakal kasi kulang yung in-order namin initially. So kumuha ako ng additional na 10 mm na 80 pieces, tapos 30 pieces na 12 mm. So kasi ginagawa na rin kasi ni Foreman na nilalatag niya na lahat ng mga bakal, pinaporma niya na lahat ng mga poste, pati dun sa likuran ng ating unit na ginagawa ay nire-ready niya na rin yung mga bakal. Para kasi total naman nag-uulan ngayon. So, niready na lang muna yung mga hukay, tapos yung mga bakal, inaayos na rin. Para pagka umaraw na, tsaka tayo magbubuhos ng simento. At least naka-ready na yung mga bakal natin, tsaka yung mga formworks, kung meron mang kailangang gawin na formworks. So, ito guys, yung presyo. Ang mahal. Oh, 80 pieces ng rigid steel bars 10 mm, and 157 po ang isang piraso, so total of 12,560. And then yung 30 pieces na 12 mm, 288 naman po yung unit price niya, and total niya is 6,840. So ang total amount natin is 9,400 para lang po yan sa bakal na in order natin.
shining on a cloudy day. And it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling.